kong personal na batiin ang aking mga friends, mga kalapatids from abroad at dito po sa Pilipinas. Maligayang Pasko, Sir Kenji, Gara Panagiton, Doc Jojo Merano, Sir Joel o Joe Makilay, or Sir DJ. Sana okay lang po kayo dyan sa abroad. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kalapatids. Isang masayang Pasko, isang mapagpalang Pasko po sa bawat isa. Lalo-lalo po sa inyong lahat na buong taon ay naramdaman ko po yung inyong pong pagmamahal at suporta. Okay, samahan niyo po ako, magpakain tayo ng kalapati natin. Pupukin natin dito sa loob po. Magpakain ng kalapati pag andito, dahil most of the time, andun tayo sa syudad. So pag andito, naasikaso naman natin ang mga alaga natin. Ito po ang mga breeders natin, mga boys. Yan, breeder boys po yung mga yan. Konting pagkain lang po pag nagpapakain tayo ng ating mga breeders. Hindi kailangan na sobrang dami kasi hindi naman sila lumilipad, ano? So tip na po yan sa mga nag-aalaga ng kalapati. Ito naman po yung mga breeder girls. Kahit walay po sila. Another tip, kasi po mabubuntis lagi ang mga kalapating babae pag hindi natin sila hiwalay sa mga lalaki. Kaya dapat po hiwalay sila. Again, kunti lang din po ang ibigay natin. Siguro, sabi nyo, ano ba ang laman ng pinapakain ni Kuya Rans? Ngayon po, meron akong bagong experimental na timpla. Most of this po, ang makikita nyo is a flour at may mix po na munggo. So, ito po siguro pang isang dosenang beses ko nang in-experimento. Iba po, no? Naniniwala naman kasi tayo na basta maganda po ang pagkain, malinis, mananagot mga kalapati natin. Para sa akin po, number one yung linyada talaga. More than yung kinakain o yung brand ng kinakain. Mas importante talaga yung linyada ng kalapati. Yun yung primary sa pagkakarera. Siyempre, importante yung mga grains, ano, na tamang grains. But overall kasi, halos pare-parehas naman yan. Basta makita natin na meron yung mga grains na importante sa pagkain nila. Meron silang safflower, meron silang munggo, meron silang konting mais. At iba pa, ano, ay okay na yan. Basta sama natin ng ibang supplements tulad ng grits, tulad ng mga multivitamins. Okay na yon, maligayang Pasko na yon sa mga kalapati. Okay, so, ayan, bilis silang natapos, ano? Yun ang maganda. Ang tip na tinuro sa akin ni Sir Kendi, pag nagpapakain daw ng breeders, which nakatulong sa kanya sa pagsisig ng gastos sa breeders, eto, share ko na rin sa inyo. Sabi niya sa akin, Sir Randy, ang kailangan mong gawin, orasan mo yung pagkain nila. Dapat not more than 3 minutes dapat ubos na nila yung pagkain nila. O yung mga ganun, ano? So hanap tayo ng mga sistema, mga pamamaraan na ma-maintain natin yung ganda ng katawan ng ibon, but at the same time ma-maintain din natin na yung bursa natin ay hindi naman mabubutas. Kaya sige, samahan nyo naman ako dun sa kabila. Yan, silipin nyo, ang bilis na ubos, oh. Siguro ano lang yan, mga 1 minute lang. And pansinin nyo rin yung aking, ano, yung aking loaf, yung aking breeder's loaf, breeder's pen. May chinelas ako na ginagamit papasok. Hindi ako gumagamit ng chinelas na ginagamit ko sa labas. Okay kayo. Ito naman tayo sa ating mga breeders. Sa ating mga stoppers. Kasi kanina, bigyan ko sila ng maraming pagkain. Silipin nyo po. Silipin nyo yung stock bird natin. Pasok-pasok po kayo. Kapakita ng camera yan. Mga stock birds po natin yan.
And most of those stock birds po ay sold na po yan. O nakuha na o naka-reserve na sa mga tropa. Wala pong maiwan halos sa akin. O dito na po tayo sa mga flyers natin. Ito mga to eh, gigil na. Ito po ang ating natitirang flyers, mga Battle of the Champions, ano po ito, flyers. Dahil po kahapon, binitaw natin sila sa nasa 170 plus kilometers, binibigyan po natin sila ng mas marami na ration o pagkain para makarecover po kagad sila. At gaya ng sinabi ko, pansin niyo yung pagkain ng mga kalapati ko, iisa na, no? Yung flyers ko, breeders ko na din, tinimpla ko na lang at nilamangan ko ng safflower. Ayan. Sige. Sige, dito sa nakahiwalay ko na pares. Ito yung mga producer line ko. Yung track 52, andito. At yung aking Dibrook cells ni Carol Miliwag. Dalawa lang sila dito kasi ito na yung kanilang breeder pen kasi punuan yung aking ano doon. Yung space ng aking mga breeder cages. Yan, so mga kalapatids, muli ako'y buong pusong nagpapasalamat sa inyo for all your help, support and trust sa inyong Kuya Rans. Nawa po itong araw na ito, itong Pasko, ay maging maligayang bawat isa, no? At siguro i-focus din natin yung araw na to, hindi lang sa mga alaga nating kalapati. We have given so much time and sacrifices sa kanila. Pero sana itong araw na to, bigay din natin yung araw, o kahit saglit ng araw na ito, sa ating Panginoon, no? Especially sa Panginoong Hesus Kristo. And yan po yung message naman na gustong iparating ni Kuya Rans. Tandaan po natin na ang Pasko ay pagdiriwang natin para sa arawan ng Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya, lahat po tayo ay nagkaroon ng pag-asa. No, anong pag-asa yon? Pag-asa na masave, ano, mailigtas. Kasi pinanganak ang Panginoong Hesus Kristo sa araw ng Pasko. Para saan? Para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. So ilang mga kalapatids, muli ang aking pagbati sa bawat isa mula sa mga kalapatids ng La Union, sa mga very supportive na kalapatids ng Pangasinan, sa lahat ng aking followers and subscribers both sa YouTube at saka sa Facebook. Salamat most especially sa aking core group sa ULAP at maligayang Pasko, Bro Pat Pangilinan, Jay Bakud, Sir Mike Bautista, Pro RA, Sir Eds, Sir Evan, at sa lahat ng coordinators ng ULAP sa Pangasinan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bro Raka, Sir Alan Aceron, thank you sir sa support.